Hi everyone! In today's video, pag-usapan natin bakit nga ba nawawala yung mga investor o kulang or bakit ba wala akong scientist na kilala dito sa Pilipinas. Mga question or mga tanong na alam mo yun na ang hirap sagutin or hindi ko talaga alam anong sagot. Don't worry, you have group 4 to discuss this topic. So, unang tanong, Josiah, para sa'yo, ano yung masasabi mo sa topic na to? Okay, so maganda yung ano, maganda yung topic natin, no? So we would like to be more engaging, no? Hindi lang sa ating discussion dito sa podcast natin, pati dito sa mga nakakapanood, di ba? Since ito ay relevant topic hindi lang sa subject natin dito sa PUP, pati na rin sa buong ano, sa buong Pilipinas, kasi ano to, very alarming yung situation ng ano, ng scientist, no? Yung production, no? And yung development na meron tayo sa in terms of making our own scientists and inventors, no? So again, yung topic natin, no? No, why do scientists and inventors seems to be lacking in the Philippines? So ako, ang short explanation ko diyan, I think hindi na nabibigyan ng attention fully, no? Yung ano natin, yung mga scientists natin, no, parang nawawalan sila ng motivation, ano, or interest, di ba? Hindi nakikater yung pangangailangan nila. I think one factor na rin kaya lacking tayo sa mga scientists is yung low budget. Yung budget para sa ano to, eh? Para sa mga researches nila, di ba? And sa mga development, kung ano yung kanilang specialty or sa field na kung saan sila, 'di ba? So parang feeling ko hindi enough yung inilalaan na budget ng government. At saka dahil doon, ano, feeling ko yung mga opportunities dito sa atin, na kasi kung mapapansin natin, parang hindi lang naman sa field ng science and technology, 'di ba? Pati na sa ibang ano, sa ibang work related, no. Mas marami opportunities, no, sa ibang bansa. Eh di kasama na rin doon yung ano, no, yung mga scientists natin and yung mga inventors natin. So parang pupunta ka sa ibang bansa, or for example sa North America, 'di ba? Or sa iba pang ano, no, kilala talaga ng mga bansa, no. Parang because of it, nakaka-create sila ng ano, no, ng work environment na very lively. At the same time, maraming opportunities na naibibigay sa kanila since very parang expanded yung networks, 'di ba? Na kinabibilangan, unlike dito sa atin, though nakakalungkot nga sabihin kasi parang ano siya, overlook siya, hindi lang ng mamamayang Pilipino kundi ng ating gobyerno. So parang feeling ko about yung budget natin, parang lacking, though meron namang mga program na inalabas ng government. Pero I think yung enforcement nito, yung parang kung paano natin siya gagawin, i-act, parang kulang pa, no? At saka, dahil sa mga bagay na yun, parang nawawala ng motivation yung mga scientists natin, di ba? Yung mga kilala sa atin, di ba? Hindi lang yung mga, ano, yung mga baguhan, di ba? Parang yung mga veteran na mga scientists and inventors, parang hindi sila motivated na magturo, di ba? Or i-share yung knowledge nila dito sa atin, sa mga estudyante, di ba? Meron tayong sa Philippines yung mga science high school, di ba? And I think doon nila pinapakita or pinag-aaralan din yung mga potential or hinuhun yung mga potential na scientists na rin inventors. So I think dahil doon, yung parang yung reputation, kumbaga, ng Philippines in terms of science and technology, parang lacking. So hindi na mo-motivate yung mga veterans natin na kilala, di ba, sa iba't ibang bansa, di ba? Doon sila ano, doon sila nag-grow, di ba? So pag-uusapan pa natin yung about nationalism, di ba, ng mga yun. Pero I think doon umiikot yun, no? Parang masyado na akong tumatagal, pero yun yung aking opinion kung bakit lacking sa budget, parang kulang, and
yung opportunities lesser dito. Parang hindi, dahil doon, hindi tayo nakapag-cultivate ng mga bagong scientists and inventors para sa ating bansa. So, ayun lang naman yung aking general opinion about doon sa ating topic. Ayun, maraming salamat, Josiah. So, I agree also with yung mga nasabi ni Josiah, especially yung sa budget and yung motivation is really important, especially sa pagdating sa paggawa ng mga research or even on simple things. Kapag walang motivation yung isang tao, of course, malaki yung possibility na hindi siya mag-grow or hindi mag-progress. Of course, sino bang magpapatuloy kung hindi mo nakikita kung saan yung patungo or wala man lang motivation ang ginagawa mo. So, in terms with that, na-mention ni Josiah, of course, na may mga opportunity outside of the country. Speak of that, ano masabi mo doon, Armel, about sa opportunity or pag-compare sa research sa current situation natin sa ibang bansa? Yes, thank you, Scott. So, kung i-compare natin yung researchers in research and development personnel per million population, ay we can say na kulang talaga ang mga scientists at researchers ng Pilipinas compared sa mga karating nating bansa, especially Southeast Asia. So, researchers in research and development personnel per million population ng bansang Singapore based sa research ay 7,287. Sa Malaysia naman, they have about 2,185. And sa Thailand, they have around 1,790. So, sa ngayon, based sa latest report ng DOST, mayroon namang 708 research and development per million population ng ating bansang Pilipinas as of 2018. And based ngayon sa latest report ng ahensya ng pamahalaan, which is DOST. So, these numbers tell us that yes, we do have a low number of scientists, STEM researchers or science, technology, engineering, and math researchers and practitioners in the Philippines compared to other countries in the Southeast Asia. So ano nga ba yung mga research R&D personnel? Ang researchers in R&D or research and development ay ang mga professionals na engage sa conception or creation of new knowledge, products, processes, methods, or systems, and in the management of the projects concerned sila. And sila yung mga postgraduate PhD students na may ISCED 97 level 6 na tinapos. So, and bakit nga ba kailangan ng mga scientists and researchers sa bansa? The Philippines really need scientists and researchers to tackle a number of issues, including expanding population. So, sa ngayon, napakadami na ng mga Pinoy. I think 110 million na. And developing and implementing a sustainable, inclusive economy, dealing with carrying capacity issues, maintaining sustainable global competitiveness, and dealing with the effects of environmental degradation and climate change. But in spite of that, sa ngayon, the country only has 189 scientists per million people when the ideal ratio is 380 scientists per million people. Yan ay galing kay Merlin Mendoza, Pangulo ng Outstanding Young Scientist Incorporated. So, ang sagot naman dun ni DOST Secretary Fortunato de la Peña, he stated that the issue actually relates more to the employment options available for Filipino scientists, which gives them the idea to work abroad. He stated that the department is capable of producing PhD and Master of Science graduates, but needs financially rewarding job opportunities here sa Philippines. And yun nga, dahil sa lack of opportunities and sa mga reason na sinabi ni Josiah earlier, they tend to leave the country and work abroad. Yun lang. Ayun. Thank you very much, Armel, for that wonderful opinion of yours. So, imagine, no? 110 million is already the number of Filipinos all around the world. And we only have
less than 1,000 in terms with our current scientists, and nakakalungkot. But especially in, gusto ko i-highlight yung sa employment unavailable. Pwede natin i compare, like for example yung mga dating sinasabi na the goal of senior high is to kapag yung mga students natin or sinasabi ng mas matanda before or yung president before na kapag natapos na yung senior high and then they go to college and after that, if they wish to go to the other country, they be able to do so. Sana ginawang mindset na lang is yung senior high is to strengthen the knowledge and to have or to produce globally competitive and knowledgeable people of the Philippines. But yeah, sad to say that's the reality of the Philippines. So thank you very much for that one. Kakalam ko may masasay si Denice about sa Balik Scientist Act. Paki-explain nga yun, Denice, sa amin. So since andito naman na rin tayo, you know, talking about scientists sa Pilipinas, might as well share ko na rin sa inyo yung nabasa kong programs in connection with this. So ano nga ba yung RA 11035? So base sa nabasa ko, itong act na to yung kilala rin sa tawag na Balik Scientist Program or yung BSP na tinatawag nila. So itong Balik Scientist Program daw na to is under DOST, and first na in-establish daw siya noong 1975 through Presidential Decree number 819 under kay former president, which is si Ferdinand Marcos. Pero sinabi rin dito, nabanggit din dun sa nabasa ko, na na-implement lang siya not until noong 1986. So papakilala ko rin sa inyo si Senator Paolo Benigno Aquino IV. Siya yung principal sponsor and yung author nito. So sabi niya dito, sa pamamagitan daw ng law na to, ma-address daw nito yung mga kakulangan ng scientists in the country through providing incentives and assistance sa mga Filipino expert na gusto bumalik, sa mga scientists o kaya sa mga inventors tsaka engineers. So by this, sinabi niya na we can catch up with our Asian neighbors, which has more people working for research and development. So sa madaling salita, sinabi niya daw na ano, matutugunan daw yung batas na to sa kakulangan natin ng mga scientists para daw makasabay tayo sa mga kapitbahay natin sa Asia para mas maraming magtrabaho sa research and development. Ito nga, quick chika nga, di ba, during the Senate hearings daw. Pero sinabi naman na to ni Armel, if I'm not mistaken, it was discovered daw na nung na yung country natin ay meron lang 189 scientists per million, pero yung ideal ratio is 380 scientists per million. So pinoint din ni Aquino dito na yung South Korea and United States, which have 5,300 and 3,500 scientists per million respectively, makikita natin dito na sobrang kulang talaga or sobrang laki nung gap ng mga scientists sa Pilipinas in comparison sa ibang bansa. So, kahit itong program na ito is ginawa para mag-encourage ng mga science and technology experts na mga Filipino, ito yung mga, for example, ito yung mga nag-migrate sa ibang bansa, no? Ito rin, kasali din dito yung mga foreigners of Filipino descent, ito yung mga may lahing Pilipino, kahit daw may lahing Pilipino pwede. Para parang inaano sila, ini-encourage sila na bumalik or mag-reside dito sa Pilipinas para i-share nila yung mga expertise natutunan nung sa ibang bansa nung nag-work sila doon. So with this, para mapagyabong pa yung kaalaman sa scientific, sa agro-industrial at sa economic development ng Pilipinas. So under sa law na daw to, may mga benefits sila na makukuha. So unang-una daw dito, ito yung tax and duty exemptions in the importation of professional equipment and materials. Sunod naman dito na makukuha nila is yung free medical and accident insurance covering the award period. Next naman is yung reimbursement of expenses para sa baggage nila related sa scientific projects. Sunod naman dito yung exemption nila para sa renouncing ng oath nila, since
may pwede naman kasing kunyari for how many months lang na magtrabaho ka dito and then babalik ka na doon. Next naman is yung participation nila sa DOST's grants in aid research and development. And yung meron din silang ano, special working and non-working visas na provided ng DOST. Another one is yung round trip airfare from a foreign country to the Philippines, libre na rin 'yon. And yung lastly, exempted sila sa local travel tax. So kung susumahin, maganda talaga yung maganda yung ano purpose ng act na to, pero sapat ba yun kung iisipin, sapat ba yun na dahil lang sa act na to, eh ang ganda-ganda na ng buhay mo sa ibang bansa. Parang lilipat ka pa ba? So, ayun lang yung masishare ko. Tama naman, ano? Parang I agree dun sa huling statement na sinabi ni Dennis, no? Parang enough ba? So, kaya ano, habang nandito tayo sa topic ng ano, no? Nung program na ginawa, no? Ng DOST, which is yung Balik Scientist Program. Sa tingin nyo guys, enough ba yung itong program na to para makahikayat tayo ng or mag-increase yung mga scientists na meron tayo na babalik pa sa bansa natin or yung mga yung program na ito is makapag-produce ba to ng mga new scientists. So sa tingin nyo guys, enough ba tong ano? Enough ba itong Balik Scientist Program na ginawa ng DOST? Ikaw, Allan, sa tingin mo, enough ba to or kulang? Parang ganun. Para sa'yo. Sorry, tingin ko, ano? Hindi. Kasi, bakit pa nila, ano, i-invite na pumalik yung mga scientists or inventors na nagkatrabaho sa ibang bansa? O kung pwede naman nilang magtayo ng school about science and technology para yung mga homegrown ano talents na or ano yung homegrown talents ng mga Pinoy maasa para magamit rin din natin. Parang ganun. Sa bagay. Oo nga. Ikaw, Armel, tingin mo, enough ba to? Kasi para ano, para maging engaging. So, gusto ko malaman yung opinion natin kasi very crucial din yung mga binibigyan ng program, di ba, ng government para at least na-motivate and nagkakaroon ng ano, no, ng parang ito yung nagiging ano nila, source or fire ng passion nila, no, para paglingkuran din yung bayan natin. So, mahalaga yung mga programs na binibigyan ng government, pero is it enough para ano, yung gusto natin ano mangyari about sa science and technology ng bansa? Enough ba tong program na to? Sa tingin mo, Armel? Para sa akin, enough yung or sufficient yung batas para bumalik yung mga scientists natin. Kasi dun sa report ni senior ni Denise, maraming benefits na makukuha if bumalik sila to serve the country, yung mga scientists natin. And parang sa BUP, di ba, gagraduate, after gumraduate natin, need nating yung pumoto ng PUP na mula sa'yo para sa bayan. So I think may mga ibang scientists na gusto pa rin mag-serve sa country kahit yun nga, they tend to have low support from the government, but in spite of that, gusto pa rin nilang mag-serve sa bansa at ibahagi yung or i-share yung knowledge nila para sa mga young scientists natin na gusto rin tahakin yung field ng science and technology. Yun, thank you. No? Parang ano, hindi lang, we're not only talking about this sa mga, ano, no, sa mga kilalanan or mga tanyag or mga biyasa na nating scientists, but for them to also encourage yung mga potential na future scientists natin, yung mga bata, di ba? We're talking about yung sa mga schools, di ba? Na pwede sila mag-visit, then mag-share sila ng idea, para alam mo yun, nagkakaroon ng ano, no, lumalaki imagination ng mga kabataan sa atin, no? Para, di ba, we're also talking about yung critical thinking, di ba? Kasi science is everywhere, science is everything, so malawak yung science, no? Hindi lang siya isang subject na tinuturo lang sa paaralan, no? So, thank you dun sa binigay mong opinion, no, Armel. Pwede ko bang marinig yung comment ni Anna ni ikaw, Denzel? As tingin mo, enough ba to yung program na to sa'yo?
Yeah, for us naman, tao dito, enough naman na sa atin sa sinabi nila Armel at Denise. So far, we had of need almost, pero so far yun lang. Okay, so para sa enough na. Okay, sige. Ikaw naman, Irish, tingin mo, enough ba to or hindi? Oh, hi. Sorry. Hello, hello. If i-compare mo siya sa benefits ng other countries, it's not really enough. Kasi nga, yun nga in terms of budget and everything. Pero if you are born and raised here in the Philippines and sa tingin mo, yun nga, patriotism, and yun nga, mula sa'yo para sa bayan, I think it's enough. Pero kung maghahangad ka pa ng much better benefits, yung benefits in other countries, yung opportunities pa. Yun lang naman. So, ano, no? Parang pinopoint mo is yung comparison, no? ng program nito sa ibang mga countries, no? Para bang it's a good start, no? Kumbaga, na mayroon tayong ganitong program. Pero yung implementation niya dapat parang kasing standard, no? Or yung level ng implication nito, no? Or yung application nito, no, sa atin, sa bansa natin. Parang tama naman, no, tama na dapat mas maging ano, no, mas maging focus, mas maging ano tayo, no, mas maging tag dito. Mag-focus tayo, no, doon. Tsaka paglaanan talaga ng ano, no, ng panahon, effort. Kasi kung hindi, malaleft behind tayo, 'di ba? Pero sige, ikaw, Scott. Sa tingin mo, ikaw, enough ba 'to yung program nito or hindi? Actually, depende pa rin talaga yun sa tao. Pero in my own opinion, can be, if that person is not, ano, di talaga siya naghanap pa ng mas malaking opportunity or mas magandang benefit, especially if yung reason talaga is to provide something new or to invent something new sa own country na may mas magandang nako-contribute, especially na marerecognize siya na ito yung Pilipinong gumawa ng ganito na sa Pilipinas, ganyan, ganito. Pero mas maganda siguro in case na balik scientist act yung gawin nila is bakit di na lang sila gumawa ng bagong scientist or inventor dito sa Pilipinas or mag-train. Pero malaking chance pa rin kasi is umalis yung inventor natin at saka researcher if they are not satisfied. Kasi satisfied kasama yun yung loyalty. So, in terms with that one, bakit nga ba kasi umaalis sila, Allan? So, there are numerous reasons behind that. Una-una na yung ano, limited resources. Unti lang yung mga equipments and materials na magamit nila sa ating bansa upang magsaliksik at mag-aral ng lubos sa ganung fields, which is yung research and science and technology. Ikalawang rason is about lack of capacity. Walang kapasidad ang bansa pagdating sa programang ito because of insufficient demand ng mga scientists, inventors, and researchers. Ikatlo yung ano, failing infrastructures. Siyempre, walang maayos na infrastructure na nilaan para sa kanila yung gobyerno natin. Kung meron man ay maliit lang at hindi kayang maka-accommodate ng maraming ganitong tao. Then yung pangapat is lesser opportunities. Para sa mga Pilipinong scientists and inventors, parang may isagawa yung dapat nilang gawin para magkaroon ng active participation ukol sa science and technology. Kailangan na ano, kailangan i-promote ng gobyerno, syempre ito, yung research and science and technology. Kasi karamihan sa ngayon sa mga estudyante, mas focus yung degree patungkol sa nursing, sa technology, and sa engineering. Then, yung last reason is about bureaucracy. So, sa madaling salita, is about the government in which most of the funds of our country ay nilalaan sa ilang bagay na wala namang halaga o dapat hindi naman dapat iuna rather than in science technology nga yung pinag-usapan natin ngayon. Na alam naman natin na kung ililipat yung Filipino researcher, scientist, or inventors mula sa ating bansa patungo sa ibang bansa, makikita natin na very productive sila at dahil dito,
maunawa natin na hindi sila yung problema or hindi tao yung problema or Pilipino. Ang problema ay yung bansa mismo, yung sistema meron sa atin. So, primary reason is dahil wala o kulang sila sa budget na galing sa gobyerno sa mga ganitong programa. At bagaman sabi ng Department of Science and Technology o mas kilala bilang DOST ay tumataas naman ang pondo ng ganitong programa about science and technology, but it need more funds about buying equipments and renovating facilities and providing budget for scientists, inventors and researchers. So mula noong 2014, base sa DOST, nagkaroon ng 16 campuses sa bansa natin that focuses in inventing and researching new technologies, and this called the PSHS or tinatawag na Philippine Science High School sa namikita sa Pilipinas. Yun, yung focus nila na inaaral is about to make the younger generation more interested on this kind of fields or study. Ito yung pangunahing layo nila. At upang magkaroon ng innovation sa science and technology na sa bansa natin, gayon din upang maging entertaining para sa mga nag-aaral dito, nag-implement din yung DOSD, which is connectado sa kakatalakay lang natin na ano, Balik Scientist Act. Ito yung ano, tinawag nilang Balik Scientist Program. Yung primary reason or pangunahing dayo nila about dito is to encourage Filipino experts abroad with advanced degrees na kuha nila sa iba't ibang foreign countries in science and technology to return to the country and serve the country as well para lumakas yung ekonomiya natin sa tulong ng iba't ibang knowledge na nalaman nila tungo sa pag-aaral sa ibang bansa. Yun lang. Yun, haba ng sinabi ni Allan. Thank you. Pero no, medyo masakit yung sa government na nakulang yung ganito, especially yung sa resources, you know, and pag-encourage. Pero kung kayo tatanungin, how about you, Armel? If ikaw yung scientist or ikaw yung nasa posisyon nila, will you serve the country with limited things, especially with salary and benefits, or you will go for another country? But, you know, consequences, nagbibigay ka nga ng magandang invention and knowledge and everything, pero ibang country yung nagbe-benefit or iba yung nagko-progress. Parang sakit noon, like nakita mo yung gawa mo sa ibang bansa and they will claim it. So ikaw Armel, sa tingin mo ikaw alis ka ba or magsistay? If ever na maging scientist or researcher ako, magi-stay pa rin ako sa Pilipinas kasi unang-una mahirap mag-adjust. If ever na magkaka-work ka sa ibang bansa, mahirap mag-adjust sa climate, tapos sa ibang tao, iba pa rin yung nakikisalumuha mo mga tao, hindi mo rin naman sila kilala. And also, mahalaga din is malalayo ka sa pamilya mo. And ayun nga, mahirap maging makipagsapalaran sa ibang bansa if gusto mo yung... Pero kung sa iba, if gusto nila ng mas malaking sahod and greater opportunities, they tend to leave the country. Pero para sa akin, hindi ako alis ng bansa. And I will rather serve the country instead of helping other country na lang. Wow. Sana all magsistay kay Armel. So, ayun nga. So, si Armel nga magsistay. Eh, kaso, diba, you just have to choose your own medicine. If either magsistay ka, tapos magtitiis ka sa limited na binibigay ng government or ng sector nyo, or pupunta sa ibang country and then mag-suffer ka sa homesick and everything. Pero tanongin natin si Denice, ano kaya opinion niya? If siya yung scientist, ano kaya invent niya? Sa tingin niyo? Ikaw na, Denice. Invent? Siguro ano, wala pa akong naisip na invention yun. Pero kung sasagutin ko yung sa tanong mo kanina kay Armel, medyo hati ako sa opinion ko about dun. Sa mag-i-stay or aalis. Since mahilig kasi ako manood ng ano. Ay, hindi man mahilig manood. Pero sinusubaybayan ko yung Maria Clara at Ibarra, diba, sa Channel 7. Since ang wow, trending promoter na yan. Yun. Tapos, nakita ko na
'di ba si Rizal nag-ano siya naglakbay sa iba't ibang bansa and then tsaka siya nagstay sa Pilipinas at parang doon niya in-apply yung mga natutunan niya sa iba't ibang country para mas mapayabong yung Pilipinas. So para sa akin as a scientist, kung gusto mo na mas ano na mas mapayabong yung scientist dito and technology sa Pilipinas, feeling ko pupunta muna ako sa ibang bansa, mag-acquire ng mga knowledge na bago since yun naman talaga yung parang criteria para mas mapagyabong yung bansa is magkaroon ng iba't ibang knowledge, 'di ba? So para sa akin, mag-iipon ako siguro ng knowledge and mag-iipon na rin ako ng pera since wala namang masyadong maano dito, matutustusan yung 'di ba pag scientist ka dito. So dun pa lang mag-iipon ako ng knowledge and pera and pagbalik ko siguro dito sa ano, dun ko i-apply mga natutunan ko. So parang magagamit din dito yung balik scientist program. Parang ayun lang thoughts ko. Kumpara sa magstay ka sa Pilipinas na wala, kulang nga sa growth eh, kulang nga sa kaalaman eh. So para sa akin, parang maghahanap ako ng another plan na magbe-benefit din naman yung Pilipinas. Ayun lang. Ayo, thank you Mara Clara. Ayun eh. Denise pala. Thank you very much sa magandang sagot. Parang ano no, sa relasyon lang. It's either magsistay ka to mag-grow kayong dalawa or mag-grow ka muna sa iba and then babalik ka sa kanya. Ganun ka ba, Irish? Kung ikaw ay scientist. Oh my God, na-hot seat ako. Wait lang. So, bale, yun nga, medyo hati din. Kung ang purpose mo is to extend the knowledge ng mga kapwa Pilipino, eh, siguro magsistay ka. Pero kung ridicule ka lang din ng kapwa mo. Remember guys, during COVID, yeah, diba? From other countries na meron ng COVID, but dito sa Philippines is hindi agad nila inactionan kasi hindi sila naniniwala. So, I think that's one reasons kung bakit umaalis yung mga scientists natin or kung bakit hindi rin sila sinusuportahan ng government natin. So, there's a tendency talaga na, as me, as a scientist, baka umalis lang din ako if ever ganun yung magiging trato sa'yo ng sarili mong bansa. Yun lang naman. Oh, grabe. Grabe naman yung hugot ni Irish doon. Totoo naman, masakit talaga. May hinalakit, talaga, may hinalakit. Oh, grabe. Ramdam ko talaga. Pero masakit talaga kapag, alam mo yung walang nakikinig sa'yo o walang naniniwala. Tama. So, yun. Ikaw, parang si Josh ata, ano, naranasan na to. Ikaw, Josh, if ikaw ay nasa posisyon na scientist, ikaw. yung may hinakit, wala, Askan. Pero, sa katulad yung sinagot nila, ano, nina Irish and Denise, hati ako, pero, siguro kung ano, kung career growth ang pag-uusapan and kung parang practicality, di ba? Parang sa panahon natin, di ba, napakahirap na ano, no? Napakahirap na, ano, yung mga bilihin, di ba? And many things pa nag-consider, no, as a Filipino citizen. So I think, kung practicality, I will choose to go abroad para lang mapalawak yung aking knowledge and yung value ko, yung skill value ko. No? Pero, as a, kung personally, kung tatanungin mo, I think I would go with, ano, same din kay Armel. I would love to stay sa Philippines kasi, ayun nga, the main reason is, andito yung family ko and ayoko na malayo sa kanila kasi hindi lang naman tayo work and work, di ba? We have a source of energy and your motivation natin, di ba? Ano yung safe place natin, kung saan, di ba? And for me, nakikita ko yun sa family ko and sa mga loved ones ko, di ba? So, napakahirap para sa akin, na lumayo ka. Kasi parang, ano kay, parang nahahati ka, di ba? Kung lalayo ka lang for the sake of your work, di ba? Parang, why not stay here, di ba? Sa Philippines, if magiging scientist man ako or researcher, di ba? Parang, andito ka sa bansa mo, alam mong pinaglilingkuran mo siya, pero andun pa rin yung, ano, andun pa rin yung parang bigat nga, di ba? Parang sinasabi rin ni Irish na,
kung i-ridicule ka or parang hindi ka mabibigyan ng proper acknowledgement na hindi lang ng ano ng kapwa Pilipino mo kundi yung government mismo, 'di ba? Kung mag-iba yung tingin and mas bibigyan ng priority yung ano yung mga scientists and researchers natin sa bansa, parang ano, parang mas dami yung mag-i-stay, 'di ba? At saka doon sa balik scientist program, 'di ba? They're encouraging yung mga Filipino scientists and researchers natin, no, to come back sa Philippines. Pero it begs the ano no question, 'di ba, na para bang dapat ano, dapat hindi ano parang narinig ko to sana dito sa pinanood nating video, you know. Dito sa about sa topic natin na para bang dapat ano, dapat tanungin mo yung, dapat tanungin mo yung sarili mo kung ano yung pwede mong magawa para sa bansa mo, hindi kung ano yung magagawa ng bansa para sa iyo. 'Di ba? So, malalim siya, 'di ba? Pero ipinapakita doon kung ano yung kung gaano kalalim yung pagmamahal mo sa bansa mo na hindi lang itataya mo yung buhay mo kundi yung profession mo, kung anong ginagawa mo, 'di ba? Na makakapag-contribute ka sa bansa mo ko. So, ano yung magagawa mo, no, para sa bansa mo, hindi yung dahil lang merong ganitong program, merong ganitong act, merong benefits, 'di ba? Meron kang makukuha, magi-gain, no? Kaya ka magko-commit dito or babalik ka sa bansa. So, mahirap 'yun, eh, no, na bakit ka paalis? Dapat sa simula pa lang yung sistema natin sa bansa natin, dapat ano na ini-enforce na yung idea na yung mga experts natin hindi na aalis ng bansa, 'di ba? Dapat in the first place pa lang hindi na sila magkakaroon ng idea na ay, lipat ako sa ibang bansa kasi mas praktikal, mas malaki yung sahod, mas malaki opportunity, mas lalawak yung kaalaman ko. Diba? So, ano yung magagawa ng government para mapigilan yung ganong idea ng mga experts natin para hindi na tayo aabot na babalik ka pa ba sa bansa or hindi? Kasi nasolve na natin yung problem, which is hindi ka naaalis ng bansa. Diba? So, ang magiging focus mo na ano yung magagawa mo para sa bansa mo, hindi yung magagawa ng bansa para sa iyo. So, ayun yung aking opinion about dito sa topic natin about sa scientists and yung paglipat nila. Ayun. Ayun, grabe. Ganda rin naman ang sinabi ni Josiah. And same question din siguro, if ano yung isipin mo, yung future ng bansa mo o yung future ng family mo? It's either maging makabayan ka or it's either isipin mo yung future ng or welfare ng family and yourself as well. So, ang hirap do kapag nasa sitwasyon ka ng ganun. And I believe na OFW all around the world, napagdaanan yan and napag-isipan ng mabuti kung magsistay sila, especially with our nurse na madalas sila yung kukuha ng experience and they go out to look for a better opportunity. In terms with opportunity and pag-stay, what do you think about this one, Denzel, if ikaw ang nasa posisyon ng scientist natin ngayon? Sumagat yung tanong, mahirap sagutin, Scott. Eh. Mostly pamilya or makabayan ka. Sa sitwasyon kasi natin ngayon, medyo mahirap talaga sagutin yan ng ibang Pilipino. Kasi, oo, gusto natin ang ating bansa ay ito, mag-prosper in technological advancement. Pero at the same time, gusto rin natin at the same time yung pamilya natin. Kasi tayo Pilipino, kita ang key natin dun sa ating pagpuporsige rin ay yung pamilya natin. Kaya yan nga, yung iba mga Pilipino, mga ating mga inventors, pupunta ng ibang bansa. Which is sad nga naman, pero at the same time, ano rin gagawin natin kung siyempre pamilya rin na focus nila. But as for me, I would love to have the challenge na dito sa Pilipinas na yun nga, mag-stay at the same time to create more inventions to help our nation prosper. Kasi sa dami mga Pilipino ngayon na umaalis mag-abroad para magtrabaho, unti-unti yung mga talento natin na umaalis dito sa bansa natin. Yun nga yung masakit ko. Pero as a Filipino myself, for hearing this for multiple times na, I would rather stay here. So, yun. Magiging makabayan ako dito, gagawin ko lahat, kahit papaano, matulungan ko ma-improve ang ating bansa with some invention that we might never know invented by other Filipinos. Yun lang.
Yun. Pero it reminds me of the song actually ng Tumutang Gata. It's about showing na maraming nurse dito sa amin. Ngunit bakit tila na tira. Wow, singer. Yung mga ganun. Sorry, hindi mo mga ganun tumanda. Ay, yun lang. Yun yung nag-remind sa akin dun sa opinion ni Denzel na yun. Pero in terms with that one, ano naman opinion mo? Do you really believe that ano yung kakayanan ng Pilipino sa pag-invent other than sa current na nagagawa ng Pilipino? Denzel? Oh, sorry. Yeah, kaya naman natin. Talagang with hardship talaga magagawa natin. Kaso nga lang, as I said before, with to our conditions right now, we can't make a precise sagot dyan, kasi most Filipino inventors would rather go out abroad to get the skills that they need, and for some, never returning. Kaya nga, in addition nga dun sa ginawa maskat na kanta, some Filipinos are bred to be somewhat to be, because some Filipinos are well-known in other countries like nurses, because we were bred as nurses back in the late, 16th, 18th century dito sa Pilipinas, sa bansa natin, dahil yung mga Amerikano nun, nakulangan ng mga nurses, tayo matinawag. Kaya marami dito ang Pilipino ngayon na nag-nursing instead of magiging iba, maging inventors like they wanted, because some of them is more profitable na in other countries like in the US. Kaya it's sad nga. Oh, okay. Very sad. But of course, marami pa rin Pilipino ang magaling gumawa ng baby. I believe that you all agree with that one, with our current population. Yeah, you got that right. No? I believe this is talaga yung pinamagaling na pinagawa ng Pilipino. But kidding inside, of course, a lot of opportunity or skills na hindi talaga na-develop ng Pilipino dahil sa walang kulang sa attention, sa paghasa ng talento at pagbigay ng knowledge, especially sa budget, no? And for that one, magkakaroon ng magaling na scientist or investor, do you think Irish inventor, sorry. Do you think that there are famous Filipino scientists or inventor na nagtatrabaho sa ibang bansa right now? Yeah, yes, yes. As you guys know, during pandemic, familiar naman kayo dun sa saliva COVID test, right? Yes, 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 yes. Babalita yan eh. So, isa sa mga lead researcher nung pag-develop nung COVID test na yun ay isang Filipino. And her name is Dr. Diana Rose E. Ranoa. Bale, graduate siya ng biotechnology sa UP Diliman. But in 2006, nag-migrate siya sa United States to pursue PhD. So, doon pa lang makikita mo na she grabbed the opportunity to continue her studies in the United States. So, bale, dinevelop niya yon during pandemic. Nag-volunteer siya as sa isang VTM team or something like sa advisor niya. Then, tumulong siya to develop that COVID test. From 4 people, minanage niya yon hanggang sa naging 40 people na sila nag-work, and by the end, successful naman sila, as you can see, kinamit naman during COVID. Then also, there is one more, si Josephine Santiago Pan. Bale, she is born and raised here in the Philippines, but yung parents niya ay, during that time, is nagpo-pursue ng PhD sa United States, so meron na siyang visa and access to go to United States. So, graduate naman siya ngayon ng Electronics and Communications Engineering sa UP din in 2001. Then, nag-apply siya ng Engineering Studies. Kaso na-reject siya, pero again, nag
pursue siya na nag-pursue hanggang sa yung advisor niya, re-refer siya sa NASA. So, ngayon, he is currently working with NASA and is ahead of NASA John F. Kennedy Space Center, advancing in engineering development branch. So, nabigyan siya ng opportunity during that time with the help of his family and advisors. And aware din ba kayo guys dun sa antibiotic? Kung sino yung nag-develop nun? Hindi. Personally, hindi. Di ba? So, bali, fun fact lang, Filipino din yung naka-discover nun. But sadly, hindi siya na-credit ng maayos. Kasi, yung pinagtrabahuan niya is, ano bang company to? Eli Lilly Company. Baka nabasa niyo lang to somewhere in articles. Pero, etong Eli Lilly Company is sa United States na company. So, nagtrabaho doon si Abelardo Aguilar. And na-discover niya yung, tag dito, yung erythromycin substance ni antibiotic. Ang ginawa nito ni Eli Lilly, nag-file siya ng both patent protection and US patent nang hindi binabayaran si Dr. Aguilar. Pasensya na, medyo seryoso. Pero yun. So, as you can see, merong cons and pros if nag-migrate ka or nakipag ano ka ng investors or opportunities sa ibang bansa. Not all is good, not all. One is, isa pang invention dito. Nakalimutan ko sino. Isa siyang self-taught inventor. Ang pangalan niya is, ang hirap pag kasi ng pangalan. Kicks Mendoza. So, alam yung flying sports car na maliit. Alam ko na-feature na siya dati sa news. More on testing videos lang yung mga pinapakita niya. Pero ngayon, ang isa sa mga challenges daw as an investor, inventor dito sa Philippines is hirap siyang makakuha ng investor or hindi siya agad mabigyan ng budget to pursue his research. So, bali ang by the end, ang nakuha niyang investor is isang Australian company na nakabase sa Philippines. So, yun guys, as you can see, nag-flash dito na mahirap mag-pursue ng research or inventions dito sa Philippines if may magbibigay sa inyo ng opportunity. Yun lang naman. If ever kayo, meron ba kayong gusto itagdag? Hindi, wala. Sa akin, ano lang. I found it na, I don't know, interesting. Kasi, hindi ko, to be honest, hindi ko alam na yung saliva test is Philippine yung gumawa. Siguro, nung pinali tayo, ignoranting mamamayan ako ng Pilipinas, kaya hindi ko alam siya by that time. At saka nakaka-proud din yung sa NASA, di ba? Kung tama ko nung pagkakaintindi, no? Siya, isa sa mga space programs is, ang leading doon is Filipino din. So, I think, ano no, parang we are very capable and yung mga actions na ginagawa ng mga kababayan din, no? Parang it helps us a ton para makilala, no? Yung kakayahan nating mga Pilipino. So, very very interesting yung mga binanggit and sinabi mo Irish sa amin. Ilang naman. Grabe, no? Pero realizing or hearing those stories, it really boils down sa attention or sa pag-credit, which was mentioned in the first part of the discussion na mainly bakit kulang yung scientist or researcher natin is because walang attention or especially with the budget, of course, maraming magagaling na Filipino. Especially, imagine that Filipino pala yung behind the saliva test and it was being utilized and used all throughout the country. Imagine that one Filipino is the one who created that one and especially with the antibiotic. But
still it's under with other countries since they work under outside of the Philippines. So very sad, but still nakaka-proud yung mga ganong credit or mga recognition. However, hindi talaga siya na recognize na maigi, especially sa mga sobrang magagandang invention na nakatulong sa pag-continue ng human race, especially with COVID. As we all know, na yung COVID talaga ay may nagkaroon ng malaking impact not only with individual Filipino, but of course, with the rest of the world, nagkaroon ng maraming operation na tumigil and maraming nagutom and all about that. But of course, that serve as a lesson. What will be the story or what will be the effect of having good scientists or inventor if they are in the Philippines or if it's a Filipino? Of course, the tendency is that they can provide a better invention to help us to better to live a better life, to help us with our daily things, and especially not only with those things, but they can also provide some employment or makatulong sa pagbigay ng chance na makatulong sa mga unemployed, especially with if there's no saliva test, is there will be a nurse na maging some part ng pagsasaliva test or example sa antibiotic, maybe that person would have died already if the person who created the antibiotic was not able to fully polish or created that one. It also remind us with one of the movie of Hidden Figures. It is a story of three African American. They were got racist dun sa story, and they didn't see the na kaya nila gawin yung ibang race. So parang ganun lang din yung sa Pilipinas or sa Pilipino. Hindi nabibigyan ng chance actually, or sa ibang way na kailangan nila i-prove talaga na maigi na they are really worth it or they are deserving sa pagbigay ng mga ganun recognition or responsibility. Kung nabigyan sila ng ganitong task, they will make sure that they will be able to excel or provide very unique and helpful thing to invent. Especially, we all know Filipino are very smart and masipag talaga in knowing na maraming recognition all throughout the world. I believe that government should provide a better way or a better plan to reinforce or to help out our scientists. Maybe one of our Filipino scientists will be able to also save the world one day if there will be a chance. But however, sadly to say, maraming barriers nagpapa-pull down sa mga Filipino. So, medyo malungkot lang doon. Pero, still, I hope ang government ay makita ng light or chance na dapat bigyan pa ng recognition not only with the sports, sa mga pageant, but of course, with our scientists, they also need some help from our government. And with the benefits, it should strengthen the paghahawakan nila para magpatuloy sa ginagawa nila. Especially, they are really expert to it. So, ayun nga, no, ang daming realization and things na nalaman to because of this discussion. So, one of the main thing na gusto ko i-highlight, of course, that it's very important to give chance and to give attention to a person because you'll never know what he or she can do with his potential skills and knowledge. So it's very important to always give others a chance and so that they can excel and feel that they are worth it. So ayan. How about you guys? Do you have anything that you wish to add or, you know, kila na gusto nyo i-highlight or take away for this discussion? Siguro sa akin,
it's ano no, it's nice na magkaroon tayo ng ganito, no? Para bang ano no, kwentuhan tayo, no? Parang sa atin, no? Hindi tayo forced na to talk. Pero kung ano yung nasa isip natin at saka kung ano nasa puso natin, no? when we talk about the standing of our country in terms of the science and technology, di ba? And ano no, maraming learning para sa akin kasi nalaman ko yung current situation, di ba? Para akong ignorante nga, no? Pero I'm happy kasi I was able to understand now yung katatayuan ng mga scientists and inventors and researchers ng bansa natin, di ba? And kung ano yung position ng mga scientists natin compare dun sa ano, sa ibang bansa, sa ibang mga scientists, di ba? And I was able to know din yung isa sa mga action na ginawa ng government, di ba? Which is yung RA 11035 nga or Balik Scientist Act, di ba? So, ano, it's nice na hindi nene-neglect or na-overlook ng government natin or yung sistema dito sa bansa yung mga ano, yung mga bagay na importante, di ba? Which is yung ano nga, yung mga scientists and researchers natin. Tsaka yung benefits, di ba? Kung ano yung meron sa kanila, di ba? Maganda rin na pag-uusapan natin yun. At saka, di ba sinabi rin ni Denzel yung about ano ba kaya ba ng Filipino scientists and researchers na makapag-invent, di ba? Or ano ba yung mga nagawa na, or di ba ano ba yung kakayahan ng isang Pilipino na makapag-invent, di ba? So na-expound natin yung kanina, and there's a lot to take, pero matagal na rin tayo nag-uusap, eh, no? So I would like to end siguro bago tayo magtapos sa ating podcast this day. Gusto ko lang malaman yung inyong opinion kung ano yung lessons or ano yung mga na-absorb nyo during sa ating podcast, di ba? When we talk about our current position ng mga scientists and inventors sa ating bansa. So, gusto ko sanang simulan kay Denzel. Ano yung masasabi about sa ating podcast for today? Sa akin naman, dami ko rin natutunan, Josh. Pero talaga, it's para sa akin nga talaga, sa dami kong nalaman through our other presenters, which is Denise, Armel, Scott, Allan, and Irish, and you as well. It's both sides that we need. The tawa dito. Ang kailangan natin ng government na more issue on funds, on funding projects on inventing, ganun. At the same time, yung porsige natin mga Pilipino na dito tayo, dito na lang para mag-improve natin ang bansa natin. Yun na naman kasi sa akin, both sides ang kailangan mag-adjust for our nation talaga na to improve. And also, as well as Pilipino. Yun lang. Yun, no? Maganda na, ano, no? Maganda yung sinabi ni Denzel. Parang, yun ako ko doong context is, dapat, ano, no? Continuous, di ba? Or changing. Dapat hindi tayo naging stagnant dun sa current position natin, no? Kahit hindi naman tayo pinag-uusapan natin ito kasi interested tayo, no? Sa science and technology. But, because we're Filipino people and ito yung isa sa mga ano, no? Sa mga dapat binibigyan ng attention kasi ano, grabe rin yung globalization today and yung advancement ng technology. So dapat tayo rin nakakapag-keep up tayo, di ba? So dapat hindi tayo nag-i-stay lang kung ano yung meron tayo. So maganda yung sinabi ni Denzel sa atin. Ikaw naman, Denise, ano yung masasabi mo sa ating podcast today? Para sa akin, yung topic na to is somehow subjective and at the same time objective. Okay. So, what do I mean by that is, kahit anong piliin ang iba, pwede natin silang kumbinsihin, pero for me, di natin sila pwedeng i-judge. Kasi, di ba, alam naman natin na kung itong work na to, ito na lang yung inaasahan ng ibang pamilya na to,
at nabigyan sila ng mas magandang opportunity. Feeling mo ba anong pipiliin ng iba? Malamang yung better opportunity. Lahat naman gusto, di ba, ng better opportunity. Deserve. Kasi yung deserve natin. Kasi as we progress, ang dami kasi natin yung natututunan. And as we progress again, natututo din tayo na tanongin sa sarili natin. Katulad yan sinabi ni Josh, kung deserve daw ba natin. So lahat yan ang naiisip natin na pinagtrabahuan natin, na pinaghirapan natin, deserve natin yan. Kaya maraming nag-iibang bansa, kasi nga, yung sa uso na tinatawag ngayon, ayaw na natin sa bare minimum. So again, dito pa rin talaga papasok yung pagpili ng ayos na gobyerno. Bare minimum, no to bare minimum. So again, dito pa rin talaga papasok yung pagpili mo ng maayos na gobyerno. So, 'di ba, lagi mong tanong sa sarili mo, deserve mo nga ng maayos na pagtrato sa iyo. Ang tanong, deserve ba ng Pilipinas yung binoto mo? So, lahat ng bagay sa Pilipinas, dapat alam natin na ano. Tama ka na, Jarn. Lahat ng bagay sa Pilipinas, dapat alam natin na it will always be political. Never siya magiging hindi political. So, it's up to you kung anong pipiliin mo. Lagi kang, hindi ka dapat laging neutral. Lagi ka dapat may pinaglalaban. Ayun lang. Wow! Ang ganda ng ano, ang ganda ng sinabi ni Denise, no? Very strong, di ba? Yung dating. For me, kasi we're not only talking about sa situation, but also dun sa political side and kung ano yung standing na ating bansa. Siyempre, tama nga naman sinabi ni Denise na everything must be taken into action, especially by our government. So, sa pagpili rin natin yan, di ba? Doon din yan nakasalalay. So, thank you, Denise. No? Very, I don't know, very enlightening and, I don't know, nakakagising yung sinabi ni Denise. Ikaw, ano, diba, si Armel, ikaw, ano yung takeaways mo sa ating discussion today? Tap naman pasundan nung kay Denise. Tama. Takeaway ko sa podcast natin ay based sa mga narinig ko, ang problema ay wala sa tao, nasa sistema. Kasi dapat sa una pa. Oh, kasi dapat sa una pa lang wala nang nag-iibang bansa for greater opportunities. And instead dapat masuportahan pa ang science and technology sector, planuin ng mabuti ang pagbabudget, at magtayo pa ng mga infrastructures. At lastly, mas magandang benefits at higher salaries para rin nila maisip na to work abroad. And they could share their knowledge din sa mga kapwa nila, Filipino. Ganun. Basta ang problema ay wala sa scientists o wala sa tao, nasa sistema. Wow! I like yung sinabi, no? Very catchy yung sinabi ni Armel, no? Wala sa tao yung problema, no? Talaga naman, wala nang mataga sa atin. Mostly, it's about the system, di ba? Where we belong to. So, it's a wake-up call para sa atin, no? Na maging gising sa ating kapaligiran. So, thank you, Armel. Gusto ko naman malaman yung opinion ni ano, ni Irish dito sa ating discussion or kung ano mo masasabi mo about today. Okay. Anyway, dugtong ko lang yung kay ano ba yung nagsabi nung yung namimili between kababayan and also pagpili sa kapakanan ng pamilya or practical. Kung tutusin naman kasi, hindi mo kailangan mamili kung very sustaining or sobrang ganda ng management ng government. You don't have to put the welfare of your family. Kasi nga, kung maganda yung benefits na nakukuha mo, you shouldn't worry about it. Tama. No? Very, sinabi ni Irish naman, no? Parang ang aking takeaway about that is parang in-stress pa tayo. Thank you, Irish. Parang very stressful pa, no? Pati sa, na papipiliin pa ba tayo kung meron naman na dapat na in the first place in-offer na dapat sa atin. Yung the best, di ba? So, parang konektado rin yan dun sa sinabi rin ni Denise nga kanina. Nasa pagpili din natin yan, no? Kasi sa atin naman yung kapangyarihan, di ba? So, dapat hindi na tayo pinapapili. Dapat ibinibigay sa atin yung karapat dapat sa na para sa atin, di ba?
So thank you, Irish, dun sa binigay mo, very very encouraging. Si Allan, ikaw Allan, ano yung iyong masasabi for today? Para sa akin, ayun nga, sa each topic marami akong natutunan na bagong kaalaman patungkol sa science technology. Pero yung tumatak sa isipan ko yung binanggit ni Denzel saka ni Irish na may mga Filipino scientists pala na nag-excel sa ibang bansa. At ayun, nakikilala din sa ibang bansa na dapat... kailangan pa rin natin pagtuunan pala ng pansin yung gantong klaseng fields, which is yung science and technology, lalo na ng government, dahil marami palang talent and matalino pala yung mga Pinoy tungkol dito. Kaya, ayun, yun lang. Yun. Talaga naman we're capable, di ba? And we're thankful, di ba? Kasi there are a lot of people in the industry, whether sa sports, 'di ba, or sa iba pang aspects ng life, 'di ba? Na nakikilala tayo, 'di ba? So, we're just thankful for them kasi they're representing our country, 'di ba? Pero sa huli, gusto ko ding malaman before we end. Si Scott. Scott, ano yung masasabi mo sa ating podcast? It was great. And maraming makukuwang knowledge and discovery and panghinayang. Actually, panghinayang is main lead. meron tayo mga ganda, tapos meron din tayo mga, hindi rin mga ganda na nalaman, di ba? Oo, like, sayang naman. Parang, si crush ka pala. Sayang. Parang ganun lang. Pero still, it was a great, and it should be discussed not only for our ages, but especially for all of the ages, especially for our mga newer or younger generation, so that they be able to have an idea with the current system and fight for what is right or yung tapat na mabigay na attention at mga bagay. Yun lang. Okay, so again, no, gusto ko magpasalamat sa inyo, no. Hindi lang dahil kagrupo kayo sa podcast, kundi we're having a chill time, no, makapagpintuan sa isa't isa as my classmates, as my friends, 'di ba? And we're talking about topic na dapat pinag-uusapan din, no. Marami pa dapat tayong pinag-uusapan na bagay. So we're not only thankful dito, but especially of course kay Ma'am din na nakapagbigay sa atin ng time. Makapag-ala tayo ng time and ganitong scenario para makapag-usap-usap tayo about sa sitwasyon ng ating bansa, di ba? And marami pa tayong mga topics, no, na pwede pa pag-usapan. So, ayun, thank you everyone sa mga sinabi natin, sa mga insights natin, di ba? Sa mga saloobin. Diba? Maganda or parang aggressive approach, pero all is well nga, diba, sa ating podcast. So, Scott, sige, ikaw na yung mag-close. May nasabing ka ba ba? No, I guess that's all. I would like to thank you so much for all your opinion and things that was discussed for today's discussion. And ayun, it was very wonderful and great to hear a lot ng mga insight, and it involves point of view ng bawat tao. It doesn't just circle with just one answer. It depends on how a person sees the current situation and provide what can be and or resolution. So I hope one day we can see a better or a more scientist in a better system towards with our current situation with the scientists, so that we'll have a numerous or mas maraming scientists ang meron dito sa Pilipinas, and marami pa sila maka-contribute. So ayun, malaking sana all sa ibang bansa. So ayun, I hope
Philippines should have should look up or prioritize this since it's very, very important. Ayun lang. And yeah. Oh guys, and that's sige. All for group 4. Yeah. Oh, ano na tayo? Thank you, no. So sa pakikisa and sa mga manonood din ito, no, we would like to thank you din kasi you are actually engaged din, I think, sa mga pinag-uusapan din natin. So hindi lang kami, kundi para sa inyo din na nanonood nito ng aming podcast or nakikinig ng aming podcast. So I would like to thank you guys. So yun lang. Have a great day, everyone. Magbabay na tayo, guys. Bye-bye na. Bye-bye. 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 Salamat sa pakinginig. Thank you, guys. Bye. Bye.